Sige. Ituro ko sa inyo yung ano, tungkol sa yung pinaka latest na ginawa ng ano ng Bicol, no? Kaya I think yung mga design queries nila in terms of voltage supply, no? Kasi yung ano na, Joe Marie, yung nabasa mo na brochure? Sir, currently ang binabasa ko po, sir, yung ano, GMBC. Pina-familiarize ko po yung sarili ko sa mga technical ano. Kasi po, minsan, sir, yung mga client. Nagda-drive ka pala. Sir, okay lang po. Ang binabasa ko ngayon, sir, yung brochure po sa GMB. Kasi po, may mga nakausap po ako dito malapit po sa amin na nagtatanong ng technical. So, bala ko po sila balikan sa mga para i-discuss po. Kasi sa mga commercial business po kasi malapit po sa amin na prospect ko po na ilang beses ko na rin pong binabalik. Okay. So, gig, good yan. Yung kumusta yung naging ano niyo, visit niyo doon sa ano ni Adrian? Nabalik, sir. Oo. Ayun, sir, yung tapo yung bagama po, bagama na sir. Kasi sir, parang di ba po si Queens po yung hawak po nun. Sir, meron ka nakita along the trial po. Sir, like, sinusubukan po namin Sir Adrian na baka interested po with grip product. Okay. Yung ako na rin po ang hawak kay Airflow. Okay. Yan, Bin, nasa conference room ka na? Baligtad yung ano mo, yung video mo, Bin. Nakaganon. Hindi yata nakarotate. Well, ang gusto kong i-discuss sa inyo, since si Jo Marie merong 10:30 na dental. Itong design queries natin, yung naging issue nila with Bicol International Airport, no. When the nung nagkaroon ng design proposal tayo to Bicol International Airport, yung specification na ni-require nila na sinasabi nila na is 400 volts, no, for the chiller. But what was delivered is 380 volts, 3-phase, 60 hertz. Nung time ng commissioning na, before nagkaroon ng series of testing doon sa chiller, may mga nag-arise na issue doon sa mismong electrical supply nila. Hanggang dumating yung point na nagpatawag na itong si DOTR at saka si CAAP and si Sunwest para matanong nila sa atin kung is there a possibility na may adjust yung 380 volt rated supply ng chiller to 400 volt as per specification. So what we told them, we will coordinate with GRI doon sa request adjustment nila in order para yung instruction will be coming from the manufacturer. So hindi tayo, remember, hindi tayo nag-a-adjust ng voltahe on our own. So Unitech, wala siyang ganong ano scope
no? We just give it to the manufacturer kasi yung control at saka yung mga load limit sa kanila nang gagaling. So yun yung gusto kong matutunan niyo. No, good morning, Andrew. So, good morning po, sir. So yun ang methods na nasaan ka, Andrew? Nasa conference room ka rin? Yes po, sir. Ah, okay. Good. Oh, good dyan. Pagka magme-meeting kayo pag Saturday, make sure nasa conference room kayo para you don't disturb other employee. No? Tsaka nandun lang kayo, nandiyan lang kayo. Hindi kayo naiistorbo din. No? Si Jo Marie, mukhang magpapagwapo to eh. Kasi pupunta na nga na eh. Dentist. Kasi napo ako eh. Oo. Tama yan. So yun yung kinukwento ko sa inyo kanina about Bicol International Airport. So the specification requires 400 volts. But what was delivered ni Gray is only 380 volts. So ano yung mga naging issues doon? Prior to adjustment ng chiller, para to comply doon sa specification requirement ng project to 400 volts, what we notice, yung mga supply voltage coming from the Albay Power Electric Cooperative or Corporation is yung voltahe na gumagalaw or pumapasok doon sa buong system nila, umaabot ng mataas, mga 420, ganun, mataas siya. So hindi siya kinakaya ng chiller. In terms of, kasi kung 380 plus minus 10% lang. So yun yung nagiging issue natin dun. Kaya sabi ko siguro timely na rin for our meeting. I-discuss ko kagad sa inyo yung mga na-encounter ng team doon. At least up to date kayo sa mga nagiging queries ng mga projects. So, ang adjustment na ibinigay ni Gree is pina-adjust niya yung tinatawag natin sa compressor na compressor three-phase protection. So, yung mismong chiller compressor natin o yung air-cooled screw chiller natin or any chiller ng Gree, meron siyang compressor three-phase protection. So, yung compressor three-phase protection na yun, gumagana yun kapag yung unbalanced voltage mo ay nag-i-exceed siya ng 2.0% or 2%. So, tatandaan nyo yung ganong system. No? Pag nag-i-exceed siya ng 2%, ang na-experience ng buong system natin is ano, tumitigil yung unit. Or minsan, hindi niya na-achieve yung ano, i-start up pa lang, titigil na. Pero prior to that adjustment, ang mga nangyari doon sa supply line ng Albay Power Electric, since sobrang taas ng boltahe, sobrang ding baba naman, sobrang taas sa gabi, sobrang baba sa umaga, ang nakukuha nilang unbalanced voltage, umaabot ng almost 5%. Tandaan nyo, isulat nyo sa notebook nyo, ang unbalanced voltage lang na pwedeng i-encounter ng compressor, ng chiller, tandaan nyo ito, 2% lang unbalanced voltage. Tapos ang supply voltage, imbawa, VRF yan, or chiller yan, or kahit yung typical ano natin, typical na system natin, ay ano lang yan, nasa range lang ng 10%. Baba, 380 ka, plus minus 10% ng 380, so bababa ka ng 362. Tataas ka ng 418. No? So, yung range na yun, ibig sabihin, dun sa Bicol, nai-exceed niya yun. So, kung nai-exceed niya yun, pag-start pa lang ng chiller, hindi nagagana. So yun yung naging problem with Bicol International Airport. So what they did, nilinis muna nila yung linya nila kasi may mga na-observe na doon sa
sa ground line, I think may mga kailangan silang ayusin doon sa kanilang groundings, no? And then may mga dapat silang i-test pa doon sa electrical system nila hanggang makarating sa chiller. Sa chiller side naman natin, ang ginawa nila ng mga tao natin, nag-retighten sila, nag-retighten. Pagkatapos ng retightening, nag-check ulit. Kasi ang nagiging problem, pagka tinatransfer sa normal power, ang chiller para i-operate siya, hindi siya nag-ooperate. Jo Marie, Andrew, nag-ooperate siya pag transfer sa generator. Ang generator, ang voltahe ng generator, 230 at 400 volts. O nagtataka sila ngayon, bakit pagdating sa power, sa normal power, hindi umaandar. So sabi nila, pwede bang mag-request kami na ma-i-adjust yung rating supply na pwedeng i-accept ng chiller natin. So yun yung ni-request nila sa atin. So doon sa may mismong chiller natin, meron tayong tinatawag na CTP, compressor three-phase protection. So pag in-adjust mo yung compressor three-phase protection na yon, no, ng almost 10%, incremental 10%, no, ang magiging behavior ng system, siyempre from 400 volts, magiging 400 volts yung kaya niya accept, no? Pwede siyang bumaba ngayon ng hanggang 360, pwede siyang umakyat na hanggang 440. So ganun na, mas malaki na yung range mo ngayon. So meaning, sa voltage unbalance mo, magiging manageable na siya. No? Tandaan nyo yung voltage unbalance na yon, it's already an international standard. Hindi mo na pwedeng baguhin yon. No? Although ang Meralco sa mga monitoring natin sa ibang mga chiller natin is sa ibang mga project natin, umaabot sila ng, ang sabi ni Meralco, umaabot sila ng mga 2.5%. So yun ang gusto kong ituro sa inyo today, no. Ang kailangan matutunan nyo na pag binabasa nyo yung brochure natin o yung technical catalog natin, hanapin niyo yung mga features, no? Hanapin niyo yung mga features na available, no? Sige, kahit nagcha-choppy to, mamaya i-upload ko sa ano natin para sa YouTube para mapanood niyo ulit. Na yung mga features na meron or doon sa ating equipment, kailangan tignan niyo 'yon. Although yung mga features na very delicate, no. Hindi naman na nilalagay ni Grion, like yung mga current, yung pag-adjust ng compressor three-phase protection, hindi na nilalagay ni Kriya. No, pero yung system natin, pag tiningnan nyo, fully protected yung mismong compressor. No, mm-hmm. Aside from current three-phase protection, no, pag na-adjust niya yung, imbawa, na-exceed niya yung 2% na unbalance, no, anong mangyayari sa compressor? Yung mismong winding ng compressor, iinit siya. So pag uminit yung winding ng compressor, ano mangyayari? Magti-trip yung thermal relay ng compressor. So ihinto siya. So kailangan palamigin mo muna yung compressor bago mo ma-on ulit. Kasi yung relay na yun, magko-close lang yun eh. Pag nag-close na yun, pwede mo na uling i-run yung compressor. Tandaan nyo, whenever you start up a compressor, dapat, o yung chiller, dapat mag-alad ka ng almost 8 hour na preheating. Bakit? Kasi may moisture yung langis eh. Kasi tinransport natin from malamig galing sa China or from any other part ng mundo. Itatang dadali mo sa Manila. Siyempre, merong ano yan. May dinaan na yan. Kailangan i-preheat mo siya para matanggal mo yung moisture doon sa langis. So yun yung ating mga gusto kong i-share sa inyo para more or less meron na kayong point to consider, lalo na pagka mga kausap niyo yung client natin. Tignan niyo lagi yung mga technical features na available doon sa catalog natin. Copy. Mm-hmm.
So, yun lang muna yung isi-share ko sa inyo yung ano, yung mismong chart doon sa unbalanced voltage. Ilalagay ko doon. I think na-share ko doon sa ME forum natin. Re-upload ko ulit para makita niyo. No? At kung may mga design queries pa kayo, i-chat nyo lang habang pinag-aaralan nyo yung technical catalog natin. Very important yan, lalo na pagka nagdi-deal kayo with client. Alvin, sabi ko kaila sa sales team, i-expose ka rin sa sales team. Ikaw rin, at pati na rin si Andrew. No? Nasasanay din kayong makipag-communicate sa mga client natin. No? So, make sure na ikaw, Andrew, ikaw, Alvin, mag-join ka rin sa, mag-join din kayo sa sales. No? Huwag niyong ilimit yung sarili niyo with, design. Nakikita niyo yung real world. No? So, although sa design naman, real world din yun. No? Pero at least nakikita niyo yung sentiment ng client. No, yun ang gusto ko matutunan niyo dito. O hindi tayo parang nagdi-design ka, isolated ka sa ibang mundo or isolated ka from the concern ng client. Gusto ko pag nagdi-design kayo, lagi niyong kinoconsider ano ba yung gusto ni client. No. And then kailangan ma-expose kayo in meeting them. And habang ina-expose niyo yung sarili niyo ron, make sure na merong sense of expertise din doon sa mga technical equipment natin, sa mga unit natin. Air cool chiller, sabi ko nga, huwag nyo lang i-memorize. No need to memorize, just follow through doon sa mga catalog natin. You don't need to memorize all those things. No? Follow through lang kayo doon sa mga technical catalog natin para makita nyo. Ito pala yung kailangan kong tignan. Ito pala yung kailangan kong may features pa lang ganito. So when you talk to with a client, you don't need to mention all the features, no? So just mention yung particular features na natandaan mo. Pwede na 'yon. So I would siguro yung mga susunod nating discussion, mag-concentrate tayo dun sa mga design queries nyo. Para I think parang nakikita ko mas timely siya. Na pagka may mga short discussion tayo. No? Yung maganda rin, isulat nyo na rin para at least may sarili kayong notes no, that you can keep for yourselves. Ito yung queries ko noon. Ito yung sagot. Ito yung naging discussion namin. No? Okay? Yes, sir. O, nakarating na yata si Jomari dun sa dentist niya. Yes, sir. Dito na ako. So, yun lang. At maraming salamat sa inyo. Good morning, A. No? Sayang, hindi ka nakaabot. Pero i-upload ko na lang ito sa YouTube para mapanood niyo yung ano. Nagcha-choppy daw kasi kanina, sabi ni Andrew. Yes, sir. Oo. So, thank you very much sa inyo. And kung may queries pa kayo, ihanda nyo lang. At para pagka nagdi-design tayo, madaliin yung balikan yung mga notes ninyo. Okay? Yes, sir. Thank you very much sa inyo. And thank you, sir. God bless. Thank you, sir. God bless. Thank you. Yes. Thank you, sir.